Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kapatid ng mga kabusiness at mga kapapi, saan mang panig ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito mga kaibigan, isang panibagong reaction video naman po ang ating gagawin. Paumanhin lang po sa hindi natin paggawa ng reaction itong mga nagdaang araw, na busy po tayo sapagkat nagkaroon po tayo ng charity mission sa Barangay Mallorca, San Leonardo, Porok 7, kung saan po ay namigay at namahagi tayo ng bigas, katuwang po o katulong po ang Team Colette. Itong po ay birthday ni Papa B. So nagpunta po kami doon para... Sa mga business na makikisuyo po, makisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness. Ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po. Okay, so patuloy po tayong mga kaibigan. Ito po ang ating bibigyan ng reaksyon. Ito na nga po ang nakakagulat sa pag-uusap ni Mr. Kabusiness doon po sa pag-update ng Sulu Vlog Challenge. Alam nyo po, kapansin-pansin ang binitawang salita dito ni Jonathan, pero higit lalo po yung kay John. Kay Bong, ito po muna mga kaibigan, tingnan natin. Jonathan, saan mo gagamitin yung mapapanalunan mo kung sakali ikaw ang palarin? Doon sa ating contest na solo vlog challenge. Sa pambili sana ng lupa ko eh. Okay. Tinanong si Jonathan, unang tinanong saan gagamitin. Sabi ni Jonathan, pambili sana ng lupa. Alam niyo po mga kaibigan, sa estado at katayuan ni Jonathan, na matagal silang kumbaga naging laman ng lansangan. Minsan pinapalayas, walang lupa. Hindi po natin talaga masisisi na sa pagkakataong ito ay nakasilip ng pagkakataon si Jonathan na maaaring magkaroon siya kung sakaling siya po ang papalarin. Kaya po, sabi niya, ibibili niya ng lupa. Kasi wala akong lupa doon matitiran eh, sa Kamaringgin ko. Matagal na ako doon eh. Eh, lahat na mangyari, hindi talaga maalis na doon talaga ako eh. So, kaya parang... So ito mga kaibigan, kung titingnan po natin, gustong-gusto talaga ni Jonathan na doon. Ngayon, ang sumunod po na tinanong kay Sibong. Ito po naman ang kanyang sagot. Ay, Sibong muna. Ang mga kabusiness, Sibong muna. Sige, Sibong. Bong, pag ikaw nanalo, para saan mo ilalaan yung 100,000 na mapapanalunan mo sa solo vlog challenge? Sa ampunan po. Ampunan. Grabe yun. Sa ampunan niya ilalagay ang kanyang panalo. At mayroon pang sinabi siya. Mayroon pa siyang sinabing pangalawa. Meron pa. Ano pa? Meron pa. May alas pa ako eh. May alas ka pa. Nakapastay ka na nga. Ano pa? Sa katutubo. Meron pa. Sa katutubo. Ay ikinagulat po ni Mr. Kabusiness. At maging ako po, ay nagulat po ako. Una, sa kabila ng lahat na ang kalagayan ni Bong ay talagang kailangan niya ng pera. Dahil una, wala siyang trabaho. Taong grasa na nagkaroon lang ng pagkakataon sa pamamagitan ni Mr. Kabusiness at Mrs. Kabusiness at Papa Dins na bago ang buhay. 100,000 is 100,000. Malaki na pong pera yan. Pero sa kabila ng lahat, ito pa rin po ang kanyang nasa isipan. Ang tulungan, yung pinuntahan nilang charity, at yung pong mga tribunan dumagat. So, para po sa akin, na isa sa buhay ni Bong ang kanyang mga nakikita. At tunay nga na si Bong ay matulunging tao. Kung atin pong matitingnan mga kapatid, yung pong sinabi ko noong first reaction video ko sa kanya doon sa pagtatahi-tahi ng kanyang buhay, nung tumulong po siya sa mag-asawa, hindi po ba? Binalikan niya yung mag-asawa na tumutulong sa kanila noong panahon na sila ay naghihirap ng kanyang nanay. Dito nasabi ko, darating ang araw papasukin na ni Bong ang pag-charity mission. At hindi nga po tayo nagkamali. Alam niyo po, pinapanghawakan ko magpahanggang sa ngayon. Darating ang pagkakataon, makikilala pa lalo at magniningning ang pangalan ni Bong sa larangan ng pagtulong. Napakataba po ng kanyang puso.
Hindi ko minamaliit at dinidiscredit dito ang lahat ng mga kalahok. Lahat po sila ay karapat-dapat na manalo. At ang kanilang mga pinaglalaanan ay isa din pong mga mahalagang bagay. Katulad ni Power Ranger kung saan gusto niya, kung mananalo niya, ilalaan niya sa kanyang anak makapagtapos ng pag-aaral. Then, that's good. Magandang idea yan. Si Bugi, si Borno, no po, lahat sila na nandito ay talagang maganda po ang kanilang layunin. Pero, tulad ng sinasabi ko, nagulat tayo, nagulat ako sa ipinahayag na layunin ni Mo. Itutulong niya lahat sa mga nangangailangan. Buti nilang mga kaibigan, no, hindi natuloy yung kanyang nakaakmang kumbaga relasyon noon. Oh, hindi ho ba? Aba kung natuloy yan, baka ho hindi ganito ang kaisipan ni Mong. Baka ma-impluensyahan. Pero sa gaya ng akin mga kapatid, nagbubunga na po ang mga aral ni Mr. Kabisnes. Nakakataba ng puso itong kanyang sinabi. Nakakagulat ang ganito. 100,000 is 100,000. Kung panghahawakan ni Mong ang 100,000, malaki na pong pagkakataon na mas lalong umunlad ang kanyang buhay. Pero hindi sa value ng salapi pinapahalagan ni Mong ang kanyang pagkatao, kundi sa larangan ng pagmamahal sa kapwa. Hanga ako, lalo akong humanga sa kanya dito. Ako man mga kaibigan, kung sakaling ako ang tatanungin at ako ang kasali diyan, siyempre para sa akin, uunahin ko ang kapakanan ng aking pamilya. Uunahin ko ang aking kapakanan. Maaring ganun ang naisip ni Mong dahil sabihin natin wala siyang pamilya. Pero sa estado ng kanyang kalagayan, malaki ang 100,000 na mas lalong mapaangat na ang kanyang pagkatao at kamalayan. Pero sa kabila ng lahat, uunahin pa rin niya ang mga taong higit na nangangailangan. Alam niyo po, natumbok ni Mr. Kabisnes ang puso't hilig ni Mong. Mula noon na ipinahawak siya at nag-umpisa siyang mag-vlog, mas umangat ang kanyang pagkatao, kumpiyansa sa sarili, at lumabas yung kanyang nais gawin sa buhay. Sabi pa nga, yung destiny mo, kung ano ang nais mong gawin, magre-reflect yan sa kanyang pagkatao. Medyo masasabi natin na nami-minus lang si Bong dahil taong grasa, di umano. Pero kung titingnan natin ang kanyang puso't damdamin, ang kanyang kalooban ay sobrang napakabusilak. At kung sakaling nakikita natin, kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon si Bong na magkaroon pa ng pera, hindi ito magdadalawang isip na tumulong sa higit na nangailangan. Kasi yan na po ang nakasentro at mindset ng kanyang puso. Sa akin nga po mga kaibigan, theoretical speaking, parang nag-backread ang aking isip eh. Bumalik sa kalagayan ni Mong. At the reason why na marami siyang kaibigan, I do believe na kapag may pera si Mong, yung mga nanghihingi sa kanya, inaabutan niya. Sa kabila ng lahat na ang kanyang kalagayan ay pangangalakal. Anyway, yan po ay theoretical lang sinabi ko. Nagre-reflect po yan na sinabi ko dahil sa kanyang gawi ngayon. Kasi alam niyo po yung karakter ng tao, yung gawi ng tao. Kung ano po yung nakagisnan mo, hindi mo na po yun, hindi yan basta-basta dumarating eh. Kung ano po yung nakagisnan mo, yun eh. Kung ano po yung ginagawa mo sa maliit na pamamaraan, pagdating ng pagkakataon, yun ang gagawin mo. Kaya nga siguro, hindi nang hinayang si Mong nabanggitin, sabihin, sa vlog yan ha, pwede siyang singil mong sinabi mo yan eh. Sa vlog yan. Sinabi niya, itutulong niya. It is because maaaring nung panahon nakamindset na kay Mong ang pagtulong. Likas na matulungin si Mong. Yun ang nakikita ko sa kanya. Likas na matulungin si Mong. Kanya nga lang, na-block at na-trap siya sa kanyang kalagayan. Napunta sa pagiging taong grasa, napunta sa pagiging mahirap,
napakaswerte lang sapagkat hindi natutulog ang Diyos, nadampot siya, nakuha siya ni Mr. Kabisnes. Sabi nga niya, minsan pasaway ako, pero yung puso't damdamin niya, napaka-gininto, mayroon siyang gininto ang puso. At kung mangyari man ito mga kapatid, ipagpalagay natin, nanalo si Bong dito, ibinigay niya ang pera doon sa ipinangakuha niyang pagbibigyan, paglalaanan. Lahat ng gagawang panalo pa rin. Bakit? Kasi kaparte sila ng challenge. Hindi ko dinidiscredit dito, disclaimer lang, hindi ko dinidiscredit dito yung ibang mga vlogger, yung ibang mga kasali dito, yung ibang mga kagwang. Dahil ang kanila din rason, although personal man yan para sa pamilya, pero yan po ay kumbaga pangangailangan na kailangan din nila i-survive ang kanilang pamilya. Pero the way na nag-interest sila, the way na sumali sila, the way na pumasok sila sa challenge, sabi ko sa kanila, panalo na agad kayo. Lalo na itong si Reggie, si Bogey, si Borno, ano po, si Jonathan, then si Boom. Bakit ka po? Sila kasi, first time nilang humawak ng camera. And the rest, ito pong mga ibang kagwa, humahawak na po ng camera sila noon pa man eh. Pinapahawak na sila eh. Nakakapag-try na. Iba kasi, ang unang hawak mo ng camera, din may nakaakibat na pressure kasi alam mong may challenge kang pinapasukan. Ginagawa mo yung video, it is because nais mong tumulong and at the same time, pumasok ka sa challenge. Iba yun eh. Iba yung pressure doon eh. Pero sinasaluduhan ko ito sila. Silang lahat ay sinasaluduhan ko. Magagaling po sila. Kaya nga lang mga kaibigan, lumabas po itong kakaibang kagalingan ni Bong sa intensyon na kanyang paglalaanan sa kanyang papapremyo. Tunay yan nakakaiba. Inuulit ko, bakit tunay nakakaiba? Dahil sa kabila ng kalagayan ni Bong na mahirap siya, na taong rasa siya, na alam natin maaaring makapagpabago sa kanya ang 100,000, hindi niya iniisip ang value, kundi ang iniisip niya na itong pira na ito ay malaking tulong para sa mga taong nais niyang abutan ng tulong. And it is because na-inherit, natuto si Bong, na-duplicate ni Bong yung mga ginagawa ni Mr. and Mrs. Kabisnes during the time na kasama, doon sa mga panahon na kasama-sama siya sa pagmimisyon. Saludo ako doon, Bong. Sinasaluduhan kita ngayon pa. Well, mga kaibigan, hinihiling ko lang sa inyo para maging patas din tayo sa lahat, lahat ng ating mga tagapanood. Panoorin natin din ang lahat ng mga video ng iba. Nang sa ganun ay malaman natin ang kanilang pamamaraan kung paano lang na isasagawa ang pagbablog. Maging tulong din po ito para sa kanila upang sa ganun ay maungusan nila o maiangat man lang ang kanilang mga views. Tandaan po, dito po sa criteria ay 50% po ang viewers rate. Lahat ng mga taong manunood sa kanila ay may 50% at ang natitirang 50% ay magmumula po kay Mr. Kabisnes, kay Mrs. Kabisnes, kay Kuya Div, kay Papa Dins at ni Budang. Ang first family po ang magpupuno sa 50% ang natitira upang itanghal kung sino ang mananalo. Again, inuulit ko, sino man ang manalo rito, lahat po sila ay masasabi kong panalo. Kanya nga lamang hindi naman nagsasabay-sabay, hindi naman pwede dahil isa lang ang idideklarang winner. Pero sa pagkakataong ito, tunay ngang kakaiba ang paglalaanan ni Bong ng kanyang papremyo. Saludo ako sa iyo, Bong. Ipagpatuloy mo lang yan. At nananalig at naniniwala ko, pagdating ng araw, sisikat si Bong sa mundo ng pag-charity, sa mundo ng pagtulong, dahil ito ang kanyang nasa puso. Ako po muli sa Taong Gala. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Pero ako po sana'y nakikiusap sa inyo. I-follow natin Kabisnes Official. Sama po natin ang Papa Dins TV. Siyempre mga kaibigan, ang Kabisnes Family. At ganoon din po si Thinking Body. Isama din po natin ang ating mga co-reactors na nagbibigay ng reaksyon sa lahat ng mga pelikula at video ni Mr. Kabisnes. Panoorin po natin mga kapatid ang kanilang mga video. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam pa sa... Mga kabisnes naming minamahal, makikisulo po kami.
Nag-alam din po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin taong gala. Pakisuportahan natin taong gala. Annalisa Reality Vlog. Annalisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Carriaga Mix Vlog. Alminda Carriaga Mix Vlog. Mom Flurs Channel. Mom Flurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalinga Turak.